Hi guys, magandang umaga po. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng native pandesal. Ito po ay tinatawag ko po native pandesal, kumbaga ito po ay sariling atin. Sinilagyan ko po siya ng twist para maging Pinoy na Pinoy po siya. Gagamit po tayo ng gata. Ito po ay coconut milk. Sa ngayon po, ituturo ko po sa inyo itong kung paano gawin at paano kayo magpag-umisa ng sarili niyong bake shop. Kung may plano kayong gagawa ng sariling bake shop, ito po ay pwede pang umpisa. Tsaka kung pwede, kung gusto niyo rin po na ano, na gagawa lang sa bahay, pwedeng-pwede po ito para sa pamilya po ninyo. Anyway po, ako po ay isang Bisaya, nagtatagalog lang po ako, nagsusumikap para po mga ihatid po sa inyo ng maayos kung paano ito gagawin. Unang-una po, gagamit po tayo ng bread flour. Ito po, 1 kilo bread flour. Ito po yung 500 grams water. grams brown sugar. 15 grams salt. Haluin muna natin ito. Lalagay na po natin yung oil. 100 grams of oil. 200 grams of coconut milk. Ito po yung malunggay powder. 5 grams of malunggay powder. Lalagay po natin ito sa harina. Ito naman yung yeast. Instant yeast po ito. 20 grams of yeast. Ilalagay ko po ito sa tubig. Po, yung yeast nilalagay sa harina, sa akin naman po sa ganitong proseso, gusto ko pong ilagay sa tubig para mas mabilis yung pag-activate niya. Kasi ito pong gagawin natin ay manual process po. Wala po tong machine, kamay-kamay lang po, tsaka resting fermentation. Ano po siya. Gagamit na po tayo ng dust scraper. Ganyan lang po guys, no? Wala po masyadong kahirap-hirap. Gagawin lang po natin dito is
resting fermentation, about 1.5 hours. Ilipat po natin siya sa lagyan. Lalagay lang po tayo ng oil para hindi po siya titik-titik sa bowl. Ganyan po siya guys. I-raise muna natin ng 1.5 hours. Mamaya babalikan pa natin. Alright guys, after 1.5 hours, ganito na po yung itsura niya. Maalsa na po siya. Almost nag-double size po yung nangyari sa kanya. Kukuha lang po tayo ng kalahati nito. Tapos i-frozen po natin yung kalahati para bukas. Ito. Itong ititira natin, i-detoyos na rin ito para bukas. I-detoyos na lang po natin tsaka paalsahin. Para po sa nag-umpisa, pwede po ganito lang po kalaki. Towi po yung paggawa o pagbastuin ng pandesal. Yung mga tatanda na po, may iba na nag-umpisa po sa dito. Ganito po. Yung pagbasto nila ng pandesal. So, ulit-ulit yung mga po ito hanggang po matapos. Pero ako naman po, dito ako nag-umpisa. Mas prefer ako pag anyway, wala naman pong problema kung saan kayo komportable sa pagbasto ng pandesal. Importante lang po is maganda yung pagbasto. Mahigpit po. Yung iba po, ito pong do ang tinatapon na dun sa breadcrumbs, pero sa akin, okay namin ganito. Tapos, maghihintay ulit tayo ng kalahating oras o 30 minutes bago po natin ito i-portion.
Yes, papakita ko lang po yung tsura na ating pandesal bago po natin yung final proof. Ganito po siya, hindi po nakataas yung sugat niya, yung hiwa. Kasi po, mas prefer po tayo pag nakaganito, pang patagilid. O, kasi mas crispy po yung dating pagkaganito. Mamaya pa, kita pa natin. Guys, yan na po siya.